Yan, mga magandang araw mga kabutingting. Ang magiging topic naman natin ngayon is about sa pag-setup ng generator. So, alam ko na yung mga parts niya. And then, pasensya na nga pala kayo, medyo natagalan yung pag-upload natin ng bagong videos kasi na-reformat yung laptop ko. So, ngayon pa lang ulit ako makakapag-upload. And then, eto, tara, puntahan na muna natin yung actual unit para may slack sa inyo kung paano yung pag-setup. Okay. So, ayan. Yan na yung unit. Bago yan, kadarating galing China. So, ito yung specs niya. So, tignan natin yung loob niya. Yan siya. So, buksan natin yung ilaw. Wala, kaya mabuksan yung ilaw ng camera ko. Ayan. 3-phase siya. So, naka-ready na siya. Buksan natin. Ayan. May lock siya dito sa ilalim. Ayan. Ano ba to? Ayan. May ilaw na. Ayun. Meron siyang built-in battery. So, pag i-on mo siya, ayan, may hindi na siya kailangan ng tanggal-tanggalin pa. Hindi katulad nung iba na may nakatanggal tapos naka-recharge. Dito, pag in-off mo siya, pag namatay yung patay yung generator, kailangan naka-off siya para hindi ma-drain. So, ang first na titignan natin dito ay yung lagayan ng langis. Ang lagayan ng langis niya based doon sa manual niya is nandito sa taas. Ayan. Nandiyan dyan sa taas. And then, yun yung radiator, fuel filter, yung oil filter nasa kabila. So, ito lang muna yung i-upload ko. Kung gusto nyo makita yung paano pag-setup nito, panoorin nyo lang dire-diretso yung video sa part 2, part 3, part 4. Sa part 1 na, ito na yung part 1. Yung part 2 natin is yung sa langis, tsaka yung sa diesel, and then siguro sunod na yung paglagay ng coolant, tsaka tubig para doon sa radiator. Okay. Emergency switch siya. Yan muna, para sa ngayon. Yan. Bagong-bago yan. Galing China. Okay, salamat.